Sino to? Si B! Hello! Oh! Pakailangan pa ba ng floor planning sa shopping district? Oh! Eh si ano? Si Rob? Si Rob ang magaling sa floor planning eh. Ano? Pupunta na ba ako doon? Ako na! Ako na pupunta! Ano ba? Bululang pa ako. Umiinom ako. Tatawag ka ng ganitong oras. Di pa ako nagsisimula ng kadakrap episode. Oh sige! Pupunta ako! Wait lang! Sandali lang! Oh, mag-intro lang ako. Grabe ka naman, tumatawag ka kaagad. Mag-record pa lang ako. Sige na. Oh, kausapin ko si Rob. Kamusta ka, barkada? Tayo yung nagbabalik sa panibagong Katagrap episode. At po ay episode 8. Inisip ko pa ako ng episode na. Episode 8 na ba? Hindi ako sure. Pero syempre, bago po tayo pumunta kay Robrax, mga kabarkada, ipapakita ko po sa inyo ang pagbabago dito sa ating sugarcane farm. Kung mapansin niyo naman po, meron na tayong shulker loader dito na kung saan maglo-load po yung mga paper dito sa shulker box, tapos kapag napuno na yan, dito yan mapupunta at pwede na po natin dalhin itong mga shulker box ng paper dito sa isa pa nating farm dito sa dulo para gawin po silang mga rockets. Yan. So pwede natin ilagay dito tapos hintayin na lang natin ma-unload itong mga to dito sa may ilalim. Tapos hindi po magkakraft tung crafter natin kapag walang laman yung kabila. For example, wala ng gunpowder dito. Dito, wala ng paper. So, kung mapapansin nyo, namamatay po yung system kapag kulang ng isang material. Yan. So, sobrang dami nating paper pero wala tayong gunpowder. So, hindi gumagana yung crafter natin. Kailangan may gunpowder din dito sa may kabila. So, kapag naglagay po ako ng gunpowder dito sa may kabila, okay, try natin. Maglagay ako ng gunpowder. Ayan, dami ko palang gunpowder pati hindi ko ina-activate. Ayan. So, kung mapapansin nyo, nag-i-start na po ang ating crafter. Yan. O, diba? Napakalupit. Hello? Hindi ka rinig. Sir, bangag pa na yun. Ako po yung napadalaw dito kasi may natanggap po akong tawag. Natanggap kang tawag? Sa akin? Hindi sa'yo. May humihingi ng tulong. Bakit ako yung po? Wonder Pets? Si ano po eh, si Mayor Bibuyo. Wow! Oh! Mayor Bibu. What? Di ba siya pa rin naman? Di ba siya yung mayor by default? Oh, by default. Tama kasi, naman. Kasi wala naman yung wala kasi kahapon sir eh. Wala kahapon. Ano ba meron? Kahapon sir, nagkaroon ng pagpupulong sa Katagrap na magkakaroon na daw tayo ng shopping district. Kasi centralized. Nga, oo, centralized. Kasi nga nakaka-problema na pagdating sa pagta-travel sa mga iba't ibang lugar kasi ang lalayo. Ang layo kasi, sobrang layo. Kaya tapos, actually mahaba 'yun. So, kwento na lang sa 'yo ni Nelian. Pero kaya ako nandito, may problema kasi bago daw simulan yung shopping district, meron daw muna kailangan gawin. Anong kailangan gawin? At bakit ka sa akin lumapit? Kasi ikaw lang yung taong makakagawa. Ha? Huh? Oo! Ano yun? Kinatawag daw yun na city planning. Kaya pala. So, isi-city plan ko lahat ng build. Tapos, kumbaga, lahat ng build na yon meron na silang box. Oo. At dun lang sila magbibuild. Oo. Ganun ba? Oo. Hindi lang road planning, city planning. City planning. Para hindi magulo yung shopping district natin di tulad ng mga nakaraang season. Dali. Kasi maganda yung gawa mo noon Utos sa mayor eh. Oo, maganda yung gawa mo nung season 4 eh. Kailangan natin ituloy yun. Sige, dali. Walang problema. Mas maganda bang ano? Paano mo alam yung sa season 4? Sino si ano season 4? Ano si paano season 4? Paano mo nalaman maganda yung ginawa ko na season 4? Ano diba season 4? Yun? May sinabi ako season 4? Oo. Ha? May sinabi ako season 4? Anyways. Sige, walang problema. Malam mo, nalaman mo lang sa iba. May sinabi ba ako? Parang sumasakit ulo ko. Mukhang hindi ikaw yun ah. Sakit ulo ko. Hindi ko alam. Sige, tuloy. Ano may sasabihin mo? Ano sir eh? Maganda bang magkaroon ng tanong kasi ni Mayor eh, Mayor's opinion daw. Maganda daw ba magbabayad ng lupa ulit? Para saan? Yung sa shopping district daw, magbabayad daw. Hindi ko alam yun. May tinatanong siya tungkol sa pagbabayad daw eh. Pagbabayad. Oo, kasi siya nagsabi na maganda daw yung ng season 4. Alin? Floor pa, yung city planning mo. Sa kanya ko, naalala ko. Dapat kasi talaga may bayad. Oh. Para yung gagawa ng city planning, may bayad. Kasi hindi pwedeng gagawin lang yun ng bukal sa puso eh. Pwede naman kasi yung humindi. So ano diba? Ulit? So magkakaroon ulit ng one diamond block per chunk, ganun. Depende siguro. Depende. Depende sa city planning ko. Ako magpe-presyo. Sasabihin ko sa akin, mayor. Mayor na eh. Mayor yun, hindi ako. Si Bibuyog yung mayor. Hindi naman ako. Legit na yung mayor yun? Messenger lang ako dito. Hindi ka natatanggi? Hindi ako natatanggi. Messenger lang ako. Ano na ako eh? Slide the minor change man. Okay, sige. Character development. Character development arc. Sige. Sige, dali. Ano nga pala sir? Pwede mo na simulan. Pwede mo na simulan sir. Tapos pwede ka na rin bumili ng rockets sa shop ko kasi meron akong promo ngayon eh. Pag bumili ka ng... Ayun, bumili ko lang. Asan? Ayun,
Hindi, pag bumili ka ng tatlo, ngayon, ano? Na, meron ka libreng isang mystery shulker box. Alam ko yung Mr. Shulker box mo eh. Hindi mo alam yun. Ah, hindi ko alam. Hindi mo pa alam yun. Pag, pag wala na rockets kasi marami pa, kakabili ko lang sa'yo. Pag kabibili ka ng tatlo, tatawagin mo ako para bibigay ko sa'yo yung Mr. Sige, sige, walang problema. Ganun pala dapat kailangan tawagin para may discount. Oo, tama. Tapos ano, i-update nyo na lang si Mayor kapag nagawa nyo na, sir. Wait lang. Ilang shop daw yun? Hindi ko alam eh. Ayun lang. Ilan nga ba? Ano na lang? Oh, ano ba? Mga 70 shops i-prepare. 70. Okay, sige. Prepare ako 70. 70 shops. Kopya. Kasi may ano, may policy ngayon daw eh. Yung bawal mag-shop ng mga kaparehas na shop. Ah, wala pa akong alam. Sige, tatanungin ko na lang sa Nelian sa susunod. Sige. Salamat, sir. Thank you. Uy, bili na kayo rockets. Meron ano yan? Meron yan promo. May promo to rockets na to. Pag bumili ka ng tatlong shulker box, meron kang libreng isang shulker box na mystery item. Uy. Ay, hindi rockets. Hindi, tatlong... mystery yung laman ng isang shulker box. Pero puno. Puno. Exciting. Ano yung mga nilalaman nun? Yun yan, mystery nga eh. Mystery. Mystery nga eh. Parang gusto ko tatlo bumili. Tatlong shulker box. Katumbas ng isang shulker box na punong-puno ng mystery goodies. Makabili ka. Obsidian. Obsidian. Baka bumili kayo. Naglalag ba ako? Hindi naman. Ayan. Bumili na ako tatlo. Kasi bayad. Ayan na yan. Andiyan na. Ayun. Wala naman eh. Hindi kay Sinelian. Ah, Sinelian. Nabagsak ka pala. Mabagal. Grabe. Mabagal. Okay na. Pwede na kayo malis. Mag-edit ako. Thank you. Ayaw nga pala! Thank you. Kayong dalawa nga pala yung nag-build noon. Ha? Ha? Kayong... Ha? Ito! Kayong nag-build nito. Ito. Pare ko, naglalag ako. Naglalag ako! Ganda. Kaya nag-build nito eh. Nakanood ko sa episode nyo eh. Bago mong bahay? Doon ang bahay mo ah. Ang ganda kaya. Uy! Mamatay. Wala akong bed. Grabe naman kayo. Ang ganda naman ito. Nakikita nyo ba yung base ko? Napakalayo ng tema. Malayo ba? Ay ano! Parang ano eh, parang hindi nababagay yung skin natin dito nilyan eh. Parang kailangan natin magpalit. Pag may ganyan nakikita ko yung nagsusot na siya ng ano, gas mask eh. Teka lang, kailangan natin pumunta dito sa bahay. Kasi... Tango yung alam. Ay, siya na! Wala, Nilya, bakit ka dyan nagpalit? Ay, siya na! Uy, Nobita! Ano ginagawa mo dito? Hello, Nobita. Ako nga pala si Shizuka. Gusto mo tuntukin kita, Nobita? Nakakatakot yung mukha! Bakit ganyan yung tingnan mo yung mukha mo? Banat. Tapos yung ilong mo, banat din. Ano yan? Sino naglalag? Si John si Bawak? Sino naglalag si John? Si John si Atay naglalag. Hindi pa pa sa into. Tingnan pa sa sa'yo. Intergalactic na gulo pala. Kaya pala nawawala yung bahay ni Dubita doon sa ano natin. Doon natin, nandito pala napunta sa Katakrak. Hindi maintindihan sa'yo, Dagul! Hindi na maintindihan. Sinasabi niya. Wait lang. Ba't mo kinuha? Saan mo na naman dinala tong bahay mo, Nobita? Hindi nga ako si Nobita! Hindi nga ako si Nobita! Pagkala na doon, inaanap ka na ng nanay mo. Ganito ba yung tsura ni Nobita? Hindi naman eh. Pasok ano? Na pasok to sa team niya, no? Hindi, napakalayo nga eh! Diba? Tingnan mo. Ano? Punta ka sa ilalim. Sa ilalim. Sa ilalim. O, wow! Diba? Protected! Grabe! Post-apocalyptic! Tapos dito. Tara dito sa loob ng bahay mo. Kung gusto mo ng training. Ano? Ano, Nobita? Pasok ka sa bahay. Hindi nga ako si Nobita. Sa baba. Ang pangit yung dagulo para nagparito. Ba't ganyan yung ilong ni Ano? Diba yung ilong ni Ano? Pasok pa nakuha niya. Ba't ganyan yung ilong? Hindi! Kanina kasi nadapa ako. Tinula kasi ako ni Ano. Ito. Dagul ba? Damulag. Hindi kita tinulak, ha? Tinulak kasi ako. Naging plat to ilong. Oh, ano balak nyo dito? Nililibang nyo ako eh. Regalo. Oh, regalo! Regalo na kami sa iyan. Nakikita mo layo-layo nito sa build ko. Kailangan mo yan, Nobita, kasi bagay mo yan. Wala ako pakialam, damulag. Tanggalin nyo yan. Ang gagawin dito natin, damulag, yung bahay. Ano gagawin nyo? Ayaw ni Nobita. Hindi nga ako si Nobita. Ang kulit nyo naman eh. Ang layo-layo na itsura ko kay Nobita. Oh, Nobita, bakit? Nakatakot eh, parang si ano eh. Sige, titigan nyo. Si Chainsaw masakir. Oo,
Oh, yung kulubot yung mukha. Grabe. I'd like to play a game. Hanapin na natin si Doraemon. Munti ko na masisi si Creepy dahil sa inyo. Saan? Di, si Creepy dito. Talaga may gawa nito. Si Creepy nakita na namin siya kanina. Si Creepy talaga may gawa. Oh! Legit ba? Ba't may mga bamboo dito? Oh. Di ba si Creepy yung kulay green ba? Kulay green ba si Creepy? Kulay green na. Na may chef hat ba yun? Si Creepy talaga. Yung parang nagbe-blend pa nga siya dito eh. Ninja Turtle. Mamaya pag pinanood ko yung episode nyo, nakita ko lang yung thumbnail eh. Wala. Linisin nyo yan. Ay, check nyo yung mystery box nyo ha. Ayoko nga. Mamaya, pag-uwi nyo. Pag-uwi. Bye-bye. So it's a brand new day mga kabarkada at sobrang dami ko po ditong shulker box ng buhangin. Kung mapapansin ninyo naman po, galing po yan sa shopping district kasi po nagbarag po kami doon ng mga bundok na gawa sa buhangin. Kasi nga, desert yung shopping district namin eh. Pero yun nga po, tiniterraform na po yung shopping district namin ngayon mga kabarkada. At yun po ay paghahanda para sa paparating naming mga shops. Kasi po magbibuild na po kami ng mga shops at sunod-sunod yung mga shops na ibibuild. Kaya kailangan na natin maghanda. At isa po sa mga paghahanda na yon ay syempre, yung mga sand na binungkal namin doon ay gagawin kong cut sandstone para magamit ko to doon sa build ko. Kasi technically wala pa naman ata nagbebenta ng buhangin, so wala akong pagbibilan. At actually, isang malaking pagkakamali ko eh hindi ko kinuha yung mga sandstone na sinira ako doon. Kasi nga po nagkaroon nga po kami ng pagtutulungan doon sa shopping district at kung ano yung mga makuha namin, pwede kaming kumuha ng konti doon pang build namin sa mga shop namin. Pero, ang kinuha ko ay buhangin. Mali! Dapat sandstone yung kinuha ko. Talagang iniwasan ko yung sandstone. Akala ko hindi ko magagamit yun. Pero yun nga po, nitong mga nakaraang araw kasi sobrang dami na pong araw man lumipas mga kabarkad. Siguro mga dalawa or tatlo na. At actually, nag-build po ako sa Creative World mga kabarkada na magiging shop ko. At actually, napakadami kong kakailanganin na sandstone. At hindi ko na-realize yun. Kaya hindi rin po ako masyadong nakapag-record ng kada craft nitong mga nakaraang araw. Kasi nga po, nag-focus ako sa paggawa ng design ng magiging shop ko at the same time, ng magiging mga farm ko. Kasi may mga farm ako nagagawin na yun yung mga ibebenta ko sa shopping district. Kasi may mga shops ngayon na bawal nating kunin kasi nakuha na ng iba. So, syempre, nag-iisip ako ng mga shop na mas magandang ibenta pero walang kumukuha. At syempre, dahil sobrang daming araw na nga po ang lumipas mga kabarkada eh, kung mapapansin ninyo naman po dito, talagang hindi ko kinukuha yung mga kinikita ko dito kasi gusto ko sila nakikita ng isang diretso. Oh my goodness. At actually, nadagdagan pa to kasi ang pagkakaalam ko, parang kahapon ata yun kasi hindi ako naglaro kahapon masyado ng kadakraft. Pero kahapon ata, isang linya lang ata yung diamonds dito pero ngayon dalawang linya na. At meron na tayong mahigit tatlong stacks ng diamonds dahil lang sa rockets at syempre pati buto. At actually mga kabarkada, kung mapansin nyo, marami na po ako ditong buto kasi binili ko po to kay Robrax mga kabarkada kasi maraming bone blocks si Robrax na hindi niya naman magagamit at actually hindi niya pwedeng ibenta kasi ako na yung nagbebenta ng bones. So ang ginawa ni Robrax, binenta niya sa akin yung bones kasi magiging supplier ko na lang siya. Nakikita nyo na ba ang sistema namin sa Kadacraft? Nagugustuhan nyo ba ang bagong sistema ng shopping district na kung saan hindi na kami pare-parehas ng mga tinitinda kasi napapansin namin nawawala ng silbi yung shopping district kasi ba't ka nga naman bibili ng iron kung pwede ka naman gumawa ng iron farm? Nagigets nyo ba? So wala nang silbi yung shopping district. So bakit pa ako magbebenta ng bones kung pwede naman magbenta si Robrax? So bakit pa magbebenta yung iba kung pwede naman ibenta yung mga binebenta nila at the same time pwede naman gumawa ng farm? Diba? So ngayon bawal nang gumawa ng farm at ng shop nang may kapareho. Pero kung yung farm mo kikailanganin mo siya sa shop mo, so pwede yun. Halimbawa, yung redstone. Sa redstone, kailangan mo ng mga iron para sa hopper. So pwede kang gumawa ng iron farm. Pero sa redstone shop mo lang siya gagamitin. Bawal mo gamitin yung iron farm sa mga builds mo. Nakikita nyo na ba ang aming sistema sa Kadacraft? At kung nagustuhan mo yun, sabihin mo dyan sa baba kung may mga suggestions ka, mga changes na gusto mo ma-implement sa Kadacraft, i-comment mo dyan sa may ibaba. Buti na lang talaga, tininda ko yung rockets mga kabarkada kasi kung mapapansin nyo, sobrang dami ko na pong stack na rockets dito. Nakikita nyo ba yan? Hindi tayo mauubusan ng stack par. Kapag naubos yung stack ko, gagawa lang ako ng gagawa hanggang meron akong magawa kasi unlimited ang paper ko, unlimited ang gunpowder ko, pero yung gunpowder ko bawal kong gamitin pang gawa ng TNT kasi yung TNT binibenta na ni Sir Cedric. So bawal gumawa ng obsidian farm yung mga Kadacraft members, bawal silang gumawa ng rocket farm at the same time bawal silang gumamit ng mga
skeleton spawner, composter at iba pa para makakuha ng mga bones. Nakikita nyo na ba yung mga binebenta ko ngayon? Napag-isipan ko na ito na mabuti at actually meron pa po akong mga ibebenta, siguro mga dalawa pa ata. Hindi ako sure. Isa lang yung nasa isip ko ngayon eh. Alam ko meron pa akong dapat isa pang ibebenta. Tsaka ako naaalamin yun. Pero yung isa ko pa pong ibebenta mga kabarkada ay napaka basic lang po mga kabarkada. Wait lang, papakita ko sa inyo yung materials. Napakadali lang nito at actually, hindi ko sure kung anong gagamitin kong method para makuha yung mga resources. Pero ang kailangan po natin mga kabarkada ay blue eyes. Alam nyo na ba kaagad? Alam nyo na ata kaagad eh. Parang hindi ko pa sinasabi, alam niya kaagad ninyo kung ano yung gagawin ko. Okay na siguro yan, sapat na siguro yan, sobra pa nga ito. So kuha tayo ng ilaw, kailangan ko niyan. At kailangan ko pa ng mga materials tulad na lamang ng obsidian. So kailangan kong kumuha sa shop ko. Ay actually meron ako obsidian sa mga shulker box ko eh. Asan na yun? Ayun! At syempre, hindi pwedeng mawala ito. Ito yung secret ingredient eh. Ang lava. Oh my goodness. So, lalagay ko na lahat na resources ko dito. So, isa na lang po ang ating kailangan makuha. At ito ang secret ingredient. Saan ba natin makukuha to? Ah! Ito na! Kailangan natin ng malubidang soul soil. Ah, alam na ba ninyo kung ano ang gagawin natin? Itong farm na to, sobrang basic lang nito mga kabarkada na kung saan marami tayong kikit tayin kahit wala tayong masyadong ginagawa. Siguro kumuha na ako ng isang stack. Pwede na siguro yung isang stack. Yan, isang stack. Very nice. Okay, uwi na tayo. At syempre, bago nga po pala tayo magsimula, may kailangan muna akong tanggalin. Okay, kinapos pa ako ng iron. Ano ba naman yan? Wait lang, lalapag ko na yan dito. Boom! Alright! Kailangan ko nang tanggalin to kasi feeling ko busy ata sila John C. tsaka si Nelian kasi may mga trabaho sila sa totoong buhay. So, ako na po ang gagawa. Although madali lang naman tanggalin tong bamboo mga kabarkada, kaya ako nag-haste to kasi yung i-build natin na farm baka magkamali ako at gagamit po tayo ng obsidian dun, so medyo mahirapan tayo. At the same time, yung binild po nila na bahay, so feeling ko kailangan ko i-haste to kasi medyo makunat ata yun. Eto actually na-instamine ba yung quartz? Hindi ako sure. Pero at least makakatulong to para makapag-instamine tayo. Ay, smooth sandstone! Kailangan ko nyan! Okay! Pero syempre unahin muna natin tong bamboo kasi medyo masakit sa mata. So, tatanggalin ko lang muna to bago tayo gumawa ng farm. Grabe na talaga to sila, John Z. Hindi pala pwede i-instamine to. Akala ko mabilis lang to mababarag. Oh my goodness. Antigas pala nito. Kahit may haste to, oh. Kahit may haste to, napakabagal. What? Akala ko nai-instamine to. Hindi pala. Pati itong mangrove, oh. Actually, kahoy ata. Hindi talaga nai-instamine ng kahoy. Pero grabe naman to. Pasabugin ko na lang kaya to. So, kung mapapansin ninyo, mga kabarkada, nagawa ko na rin po yung farm na ito. Kung mapapansin nyo, nag-generate na po siya ng basalt. Pinapasabog po siya ng ating TNT machine. At syempre, dito mo mapupunta sa mga hopper. Iaakyat gamit yung mga dropper na to dito sa mga chest na ito. At kung mapapansin nyo po, meron na po tayong almost double chest ng basalt. Oh my goodness. At yung basalt po na yan ay ibebenta po natin mga kabarkada. At actually pinag-iisipan ko kung maganda ba siyang gawing sahig. Kasi technically ito ata yung sahig ko nung season 2. Pero parang mas maganda ata siya kung gagawin ko lang siyang pader or sahig na may design din. Which is ganito. Maganda ba siya gawing sahig? Kaya mapapansin nyo mga kabarkada, hindi pa ako masyado nagbi-build ngayong season. Kasi nga po nagpa-practice pa po ako. Puro farm muna yung inuuna ko. Kasi kailangan ko ng maraming diamonds para makabili ako ng resources sa mga Kadacraft members. Kasi isa sa mga pinapractice ko talaga ngayon mga kabarkada. Kaya medyo natatagalan din ako sa paggawa ng mga Kadacraft episodes. Kasi nagpa-practice po akong mag-gradient ng build. Yung gradient, yun yung parang transition ng kulay. Pagdating sa building kasi parang hindi ako nasasatisfy sa ganitong itsura ng build. Yung labo-labo lang yung texture. Gusto ko sana yung texture niya medyo magkaroon ng blending. So, itong mga bahay na nakikita nyo mga kabarkada, ay papalitan ko po yung texture niyan siguro sa mga susunod na mga episodes kapag kaya ko nang gawin. Kasi sa ngayon, ang kaya ko palang pong gawin na gradient mga kabarkada ay kahoy. Kasi nga, isa sa mga build na gagawin ko ngayon ay yung sa may shopping district. So, ito na yung inuna kong practicein. At medyo marunong naman na ako mga kabarkada at ipapakita ko sa inyo ngayon yun. Ipapakita ko sa inyo ang aking building knowledge kasi nag-i-improve na po ako mag-build mga kabarkada. Oh my gosh, sana excited kayo sa mga magiging itsura ng build ko kasi ito, so far, ang nagustuhan ko na gradient. Ganito. So, ang gagawin ko dito, i-strip ko muna yung mga kahoy para makita nyo yung transition ng kulay. Isipin nyo na lang, pader to mga kabarkada. Yan! Hindi...
Pangit ba? Hindi ako sure. Or baka... Wait lang, isa pa. Tatry ko pa isa pa. Siguro, hindi lang ganun kaganda yung nagagawa ko ngayon. Hindi talaga ako sigurado. Parang mali talaga yung gradient ko dyan eh. Pero, eto, try natin tong gradient na to. Kailangan ko na andesite. Okay, tingnan natin. Actually, dapat ata nag-gradient na ako habang ginagawa ko to. Pero, mas gusto ko kasi yung parang meron akong paggagalawan. Eto kasi yung bagong gradient na inaaral ko. Yung parang dikit-dikit siya. Pero, ang gradient kasi talaga na alam ko, yung unang na-practice ko na gradient ay para siyang paano ko ba ipapakita sa inyo to? Para siyang labo-labo, meron akong planks dito, ganyan. Tapos meron akong dami ng laman ng inventory, may mga spruce dito, ganyan. Yan para ganyan yung unang gradient na naisip ko eh. Pero para mas mukhang okay to, no. Hindi ako sure. Para mas okay nga talaga yung ganyan. Pero karamihan kasi na nakikita ko sa Kadacraft, yung mga Kadacraft members tulad nila Robrax, nila AZ, nila Ken, yung transition na ginagamit nila yung ganito. Yung transition na alam ko, ganito. Magulo. Baka pangit lang talaga sa survival ako nag-example. Try ko nga lumipat sa creative world. Wait lang. So technically, yung gradient na sinasabi ko, sana ma-express ko siya dito sa creative world. Ito talaga yung purpose ng creative world eh. Para makapag-build tayo ng malaya. Tapos saka natin siya gawin sa survival. Kasi isa sa mga magaganda kasing nagagawa talaga, nag-uumpisa talaga yan sa creative world. Kahit sinong builder na kilala nyo, nagke-creative muna sila para mag-gather nila yung ideas nila. So technically, parang ganito yung gusto kong mag-try gawin. So, ito yung mga gradient na ginagawa nila Ken, nila Robrax, nila Nelian. So, ito yung alam kong gradient na ginagawa nila. Parang dikit-dikit na hindi mo malaman. Parang ganyan. Pero hindi ko kaya yung ganyan eh. Tingnan nyo, ang pangit ng itsura nung akin tapos sa kanila ang gaganda. Yung alam ko na gradient, medyo magulo. Ito, ganito talaga akong mag-gradient eh. So, ang mangyayari, parang nagkakaroon tayo ng mga transitional pieces dito. Wow, para akong para akong builder par. Nagsasalita ako like a builder ah. So magkakaroon tayo ng mga blocks na ganyan. Tapos magkakaroon tayo ng mga ganito. Yung mga lumulutang-lutang na mga pieces na ganyan. Yan yung nagpapaganda nung transition sa pagkakaalam ko eh. Ito yung alam ko na nagpapaganda. Tapos maglalagay tayo ng mga konting-konting sandstone dyan. Konting-konting planks. Minsan may mag-overlap dito ng mga dark oak. Spruce pala. Tapos meron mga strip dito na nag-overlap ng paganyan. Basta dapat para siya nagta-transition na ewan. Hindi ko alam kung maganda siya sa paningin nyo. Pero para sa akin, maganda siya eh. Maganda yung nakikita ko eh. Hindi ko lang alam kung sa inyo, maganda yung nakikita nyo. Ako, nagagandahan ako eh. Or parang, basta para siyang nagta-transition from dark to light. Parang ganun yung ini-aim nung gradient. Siguro pag lumayo ako. Ayun o, isipin nyo na malaking build yan. Maganda ba? So itong build na nakikita nyo mga kabarkada ay build ko pero hindi ko siya i-build sa Kadacraft kasi may naisip akong ibang design pero baka i-build ko to pero hindi pa ngayon. At ito po yung pinagkaabalahan ko nung mga nakaraang mga araw na kung mapapansin nyo, ito yung gradient na sinasabi ko na kamukha nito. Ayan, mapapansin nyo na ba? Hindi ko alam kung nagigets nyo na yung sinasabi ko. Imbis na plain lang siya na white na ganito or yellow kung ano man tawag nyo dyan, ganito yung magiging itsura niya. Para siyang mayroong gradient from dark to light. Nakikita nyo ba? Parang mas gumaganda yung build kapag lalagyan siya ng ganun. At ito pong build na to, dapat ito talaga yung ibibuild ko na shop sa shopping district. Kaso nagbago na isip ko kasi nga malalaki yung build ng Kadacraft at dapat malaki din yung maging build natin para makapag tayo dun eh, para makapag harmonize yung mga build namin para hindi parang out of place yung ibang build. So yun yung balak namin sa Kadacraft. So kung mapapansin nyo, ito yung sinasabi ko na gradient. Hindi ko lang sure kung nakikita nyo yung nakikita ko or yung mga builder dyan ay nakikita din kung ano yung nakikita ko. Pero kung mapapansin nyo, maganda siya sa malayo, di ba? Parang meron talaga siyang transition from dark to light. Ito yung gusto kong matutunan at ito yung ginagawa ko nitong mga nakaraang araw. Kaya medyo matagal po yung mga Kadacraft episodes. At the same time, wala pa ako masyadong build. Kasi nga, nagpa-practice po ako ng gradient, which is ito. So kung mapapansin nyo, ayan o. Although pwede naman ako mag-world edit kasi may world edit naman ako dito. Pwede naman ako mag-world edit ng mga gradient. Pero para sa akin, parang mas magdali pa rin talaga manumanuhin siya. Kesa yung gagawin ko siya ng world edit, mas kontrolado kasi kapag manumano eh. So for example, nilagay ko to, binrush ko siya dito sa smooth sandstone. Ganito magiging itsura niyan. So kung mapapansin nyo, hindi ko siya kontrolado. Kung mapagtatabiin nyo siya, magulo to. Ito hindi. Napapansin nyo ba? Mas nagta-transition to, ito magulo. So hindi ko pwede gamitin yung world edit
pang gradient. So, minamano-mano ko siya kaya matagal po akong mag-build niya yung season. Pero, ang ginagawa ko kasi talaga, gusto ko sana mas maging masaya yung season na to. Kumbaga parang hindi ako masyado nagmamadali. At the same time, nag-explore ako ng panibagong side ng Minecraft, which is yung building na hindi ko naman masyadong ine-explore nung mga nakaraang mga season. Madalas medieval, modern, at patalon-talon lang ako sa mga ganun. Yung steampunk, nag-enjoy ako pero konti lang. Hindi ko masyadong napanindigan yung steampunk. At ngayon, medyo gusto ko sanang mag-explore sa building. Although hindi ito yung tema ng base ko. Ang tema ng base ko kasi ano eh, parang ano bang magandang transition? Basalt? Ay, hindi. Deep slate. Tulad nung kanina, deep slate, tapos cobblestone, tapos andesite, tapos tuff, tapos stone. Ito yung transition nung magiging base ko, which is parang ganyan. So, kung mapansin nyo, gradient pa rin siya. Diba? From dark to light. So, yun yung gusto ko sanang gawin sa mga bahay ko sa aking base. So, ito yung gradient na naisip ko para dun sa mga bahay ko sa base. Pero, ito nga yung sinusubukan ko na hindi ko mag-gets. Mas nagugustuhan ko talaga yung ganitong klase. So, ang mangyayari dyan, parang magkakalat ulit ako ng paganyan-ganyan para makuha ko yung design na gusto ko, which is parang nagta-transition pa rin as usual. So, technically, hindi ko alam kung ano yung dapat kong gamitin. So, kung meron kayong mga suggestions or ideas para sa mga builder na nanonood na maaaring makatulong sa akin sa pagbibuild ko sa aking base, which is ganito yung tema ko, medyo grayscale tayo ngayon. Pero pwede naman ako gumamit ng color. Hindi naman ako natatakot gumamit ng color tulad ng mga previous seasons na basta may kulay ako, yun lang yung gagamitin kong kulay. Pero sa ngayon kasi, pwede naman ako gumamit ng iba-ibang mga color kung gusto nyo. Pero kung sasabihin natin transition, ito yung sigurong gagamitin kong transition. Sa mga bahay ko, hindi yung parang katnina. Hindi ako sure kung ano ba sa tingin nyo. I-comment nyo dyan sa baba. Pero yun nga, siguro dito ko lang po tatapusin ang ating Kadacraft episode. Magkita-kita na lang po tayo next episode mga kabarkada. At yun lang po para sa ano to. Maraming salamat sa panunod hanggang sa muli. Paalam. At hindi po Kadacraft to ah. Creative Test World. Test World po ito. Baka hindi nyo napapansin. Void to avoid.